Welcome back mga Chong dito sa channel ko at meron na naman tayong bagong pag-uusapan ngayon. At ito ay walang iba kundi ang lumang HP Compact 6300 na slim type computer. By the way, itong computer na to mga Chong ay pagmamay-ari siya ng isa sa mga kapitbahay namin dito. At nabili nila to last year pero after few months nilang ginamit, nagkaroon ng problema. So pinatest nila to sa akin dati at ang naging issue nga is yung power supply. Ang problema nga lang mga Chong, dahil sa medyo unique tong design ng mga ganitong klase ng computer, medyo mahirap hanapin yung ilan sa mga pyesa nito katulad nung power supply. So kaya hindi rin nila agad-agad napaayos. Pero ngayon, since bumalik na naman yung pasok ng mga estudyante, talagang kinailangan na nilang maayos to. Bilang solusyon dun mga Chong, ay naisip ko na ililipat yung ilan sa mga importanteng pyesa nito sa isang modern na computer case. So bali, bibigyan natin ito ng panibagong mukha na magmukha naman siyang moderno at para kumbaga medyo makasabay naman siya sa mga common na desktop ngayon. So bali, ang mga bibili nating parts dito mga Chong is syempre yung case. Bibili din tayo ng bagong standard na power supply, which is yung ATX. Magdadagdag din tayo ng ilan sa mga cooling system like yung fan. And of course, para ma-improve din natin yung performance netong computer na ito mga Chong, is magdadagdag din tayo ng SSD. So all in all mga Chong, ang abutin ng gagastos nila dito sa tansya ko is nasa around 3,000 pesos. So medyo malaki pa rin yung ginastos ng may-ari, pero at least magagamit nila siguro mga at least 2 years itong computer na ito once na naging successful yung gagawin natin ngayon. So bali, ang magiging next step natin dito mga Chong ay i-disassemble natin siya. Kukunin natin yung mga mapapakinabangan nating components dito sa loob at lilinisin natin at saka natin siya ililipat dun sa panibagong desktop computer natin. Yun. So meron siyang 500 gig na hard disk drive. So magagamit pa natin to mga Chong kahit na meron tayong SSD. Tanggalin natin yung mga front panel connection. Right. Mukhang kailangan natin tanggalin tong pinaka heatsink na to kasi feeling ko kumakapit to dun sa pinaka likod niya. So yan. Ganito na yung tsura ng board. So habang nililinis ko to kanina mga Chong, meron akong isang bagay na nakaligtaan na hindi ko na-realize nung una. Na itong motherboard pala na to na galing dun sa lumang desktop dun sa HP is hindi siya compatible dun sa bagong casing natin kasi iba din yung design niya, iba yung positioning ng mga screws at the same time wala rin siyang kasamang IO shield. So isa pa sa mga malaking problema dito mga Chong is yung power supplies na gagamitin natin is 24 pin. So hindi rin siya compatible dito sa motherboard na to. So in short mga Chong, kailangan kong maghanap ng bagong motherboard na magiging compatible dito sa processor na nakalagay dito sa lumang desktop. Hindi ko alam mga Chong kung kailan ako makakabalik. Hindi ko alam kung kailan ko makukontinue itong video na to. Pero once na nakahanap ako ng replacement na motherboard, ikukontinue ko itong video na to. Buti na lang mga Chong, sa pamamagitan ng FB Marketplace ay nakahanap tayo ng motherboard na compatible dun sa lumang desktop computer natin. So, nakabili tayo ng motherboard na merong 1155 na CPU socket, which is yun yung kailangan para dun sa ating lumang desktop computer. So, hindi ko inaasahan mga Chong, pero nung pinadala siya sa akin ng seller, is meron siyang kasamang processor. At nakakabit na rin itong CPU heatsink niya, tsaka meron na rin siyang kasamang IO shield. So hindi ko in-expect mga Chong na kasama talaga yung processor, no? Pero nandiyan na eh. Okay na yon mga Chong. So magagamit pa natin yan sa susunod ng mga project natin yung CPU na yan kung sakasakali. So bali, yung mangyayari ngayon is ililipat natin yung processor dito, yung RAM, tsaka itetest natin siya para malaman kung gumagana talaga itong motherboard na to. Kasi baka mamaya mga Chong is na-scam tayo, hindi pala siya gumagana. So mas masakit sa ulo yun kung sakali. So itetesting muna natin siya bago i-install dun sa
pinaka-casing natin. Guys, pansamantala sinet up ko na muna siya dito kasi hindi ako sigurado kung nag-work tong motherboard na to, kaya kailangan natin siyang i-testing bago ilagay dun sa case natin. Kasi kung hindi natin siya i-testing tapos ilagay natin siya diretso doon tapos defective pala, lalo lang tayong mahihirapan. So pansamantala, nilagay muna natin siya dito. I-connect ko na muna siya sa power supply. Ito yung 24 pin power connector, yung 4 pin power connector, tapos naglagay din tayo ng VGA cable para sa display tsaka isang keyboard in case na kakailangan natin mag-press dito mamaya. So umikot na yung power supply natin pero yung CPU fan wala pa. Ayan, umikot na. And as you can see guys, nagkaroon tayo ng display dito sa monitor. So it's a good sign, no? So ibig sabihin malaki ang chance na working itong motherboard na to. So Control Alt Delete lang natin para mag-restart. Delete, delete, delete. Tingnan natin kung makakapasok tayo sa BIOS. Ayun. So, as you can see guys, nakapasok tayo sa BIOS. Mukhang okay naman tong motherboard na to. So, oras na siguro para install natin siya dun sa case natin. Kasama ng ibang mga components, tsaka yung mga storage devices, power supplies, tsaka kung ano-ano pang mga kakailanganin natin. So, tara! Bali, una muna natin i-install tong SSD kasi dito siya ilalagay. Pagka hindi natin to inuna, tsaka inuna natin yung motherboard, hindi natin to ma-screw dito kasi nandito sa loob yung pag-i-screwan niya. So yun na, secure na siya dito sa likod. So yung sunod na ilalagay natin ngayon yung motherboard. Driver ko. Ganito yung perks kapag ka meron kang alagang aso. So, dahil bottom mounted ang hard disk, napakaliit kasi ng case na to, dito natin siya ilalagay sa ilalim. So ayan guys, na-install na natin yung mga major components natin. Nalagay na natin yung fan, yung storage devices, power supplies, motherboards dito sa case na to. So ang susunod na gagawin natin is yung cable management, which is ito yung pinaka madugo. Tingnan mo nyo naman, oh. Ayan. Ganyan yung itsura nyo ngayon. Hindi ko alam kung enough yung clearance niya dito sa likod. Ayan, para pagtaguan ng mga cable. Pero malalaman natin yan. As expected mga chong, no, medyo naging challenging talaga yung part ng pagki-cable manage dito sa case na to. Kasi nga sobrang liit niya, tsaka hindi maganda yung mga cable management feature niya. So wala naman ako masyadong mataas na expectation dito kasi nga sobrang mura lang din naman. Nasa halagang 600 plus pesos lang tong case na to. Pero all in all, kahit papano is na manage natin ng
maayos yung kable na itago natin yung iba sa likod. Yung iba naman is inilagay ko dito sa taas. Binuhol ko siya para lang maitago. Tsaka, syempre, para ma-improve din yung ating airflow, no? So, since wala tayong exhaust na nilagay dito sa likod, puro intake lang ang meron tayo. Sa ngayon kasi wala akong 80mm na fan na pwedeng ilagay dito sa likod, pero at least meron tayong dalawang intake. So, mapupush pa rin yung hangin pa punta dun sa likod. So, ngayon mga chong, siguro ready na to para ma-test natin. So, i-boot test muna natin siya. Tingnan natin kung mag-on at wala tayong magiging problem dito sa connection natin. So, let's go! As you can see mga chong, nag-boot naman yung computer natin, so mukhang naging maayos naman yung pagkabit natin dun sa mga connection niya, pati dun sa front panel. So sa ngayon mga chong, oras na siguro to para installan natin ng operating system at ng ibang mga application na kakailanganin ng kliyente natin. So babalikan ako kayo after ko ma-install yung mga kakailanganin natin mga chong, kasama na rin yung mga drivers tsaka yung pag-update dun sa operating system natin. So hindi ko na ipapakita sa inyo kasi medyo matagal na proseso to. So, see you! So, sinabog din ako ng 3 hours mga chong sa pag-i-install ng operating system, pag-update, pag-i-install ng mga driver, tsaka pag-i-install din ng ibang mga application software na kakailanganin ng ating kliyente. So, yung naging overall experience ko dito mga chong ay medyo mixed kasi unang-una, meron tayong mga naging challenge at kahit pa paano is sobrang nag-enjoy rin naman ako na gawin tong project na to. So yung unang naging challenge natin, kung maalala nyo, is yung sa part ng motherboard. Kasi nakaligtaan ko talaga na wala sa isip ko na yung lumang motherboard pala nun is hindi magiging compatible dito sa case natin as well as dito sa bagong power supply unit na binili natin. So yun, buti na lang merong Facebook marketplace at nakahanap tayo ng replacement para dito sa project natin. So, itong computer na to mga chong, kung mapansin nyo, medyo may kalumaan na talaga. Pero, ito kasi is gagamitin lang naman specifically sa schooling, no? Kasi marami dun sa mga anak na is nag-aaral. So, kung mapansin nyo kasi, bumalik na naman yung pasok ng mga kabataan ngayon. So, tingin ko, more than enough na itong computer na to para dun sa pangangailangan nila. So, hindi ito yung sobrang high-end type na build na makikita nyo dito sa YouTube. Pero at least guys, kung meron kayong mga lumang computer dyan na hindi na gumagana, so baka sakaling mapapakinabangan nyo pa katulad dito sa ginawa ko. So yun lang naman talaga actually yung isa sa mga naging purpose ko kung bakit ko ginawa tong video na to. So nag-upgrade din tayo actually ng ibang mga parts like yung sa SSD, kasi dati wala namang SSD to. Binila natin para at least makasabay man lang sa performance yung itong computer na to pagdating sa mga ibang task na gagawin nila. So, dati rin is naka 4GB RAM lang itong binili nilang lumang desktop. So, buti na lang mayroon akong spare na 8GB RAM dyan. So, yun na lang yung nilagay ko dito para kahit paano is medyo maging okay-okay din naman yung performance nila. So, siguro at least 2 years magagamit nila to. Siguro enough na yung time na yun para makapag-ipon sila at makabili sila ng mas magandang computer sa mga susunod pang mga taon. So, yun lang muna sa araw na ito mga chong. Sana nag-enjoy kayo na panoorin tong video na to katulad sa pag-enjoy ko na gawin tong kakaibang project na to ngayon dito sa channel ko. So, kung interested kayo guys na makapanood pa ng ibang mga video katulad nito, so mag-comment lang kayo dyan sa baba at malay nyo, di ba? Marami pa tayong mga gawang ganitong klaseng video dito sa channel ko. So, yun lang muna sa araw na ito mga chong. As always, my name is Mark V.